Hello, magandang hapon ulit sa inyo lahat. Magandang araw. Kung anong oras niyo pinapanood dito ngayon, okay? Nandito ako ulit si Lomel Rueca para ulit dito sa ika-fourth na tutorial natin. So by this time, i-model natin tong donut. So may narinig ako nagreklamo, bakit daw yung donut hindi daw Krispy Kreme, kasi ang Krispy Kreme nga daw makinis naman daw. So, ano daw, pang Dunkin' Donut lang naman daw to. Well, sa akin naman, ano lang naman, for the purpose of tutorial lang naman, kaya nilagay ko lang yung logo ng Krispy Kreme. So, para makita lang natin kung ano itsura ng ad niya. Okay. So, start na natin siguro. Okay. So, first, remind ko ulit, dun sa mga nakapanood nung mga tutorial ko, nung from Axe, Modeling Axe Body Spray, yung chocolate Cadbury, saka yung latest natin yung coffee cup, yung Nescafe ad. Yung mga nakapanood doon sigurado ako alam na mag-navigate ng 3D Max. So by this time medyo mabilis ngayon yung galaw ngayon ng kamay ko, para mas marami tayong matakil. So para masundan ninyo, kailangan panoorin niyo yung mga panoorin ninyo yung mga una kong tutorial. Okay, so modeling muna tayo. Okay, okay, dito tayo sa Max Reset. Yes. And customize unit setup. Dapat yung ating setup is nasa metric and millimeters. Yan. And then dito sa unit system scale, dapat millimeter din dito. Okay. Then okay yan. Okay. Bakit millimeter? Kasi 'yun yung pinaka mas accurate na measurement na unit measurement na magagamit natin dito sa 3D Max. Kasi 'yun yung pinaka maliit na unit scale. So, okay. Alt W, then lagyan muna natin ng table, ha. Click and drag lang natin 'yan. Then right click. Punta tayo dito sa modify panel. So, yung mga nakapanood, alam na yung workflow nitong 3D Max. Okay. 0-0 para talaga nasa center siya. Okay. Yan. Then rename ito dito, table. Okay, then back tayo dito sa may lagyan natin ng color code yan para hindi masyadong maliwanag. Then yan, gray. Okay. Press G para mawala yung grid. Okay, balik dito. Then, standard tayo. Standard ba? JSPR. Hanapin natin yung may donut dito eh. Ang tawag eh. Torus. Teka. Nakalimutan ko na yung hindi donut yun eh. Capsule, hose, spindle, ring, oil tank, hedra, cylinder, torus. Ito yan, torus. Press natin ulit yung letter G para makita natin pala yung center. Yan, torus to. Okay, click and drag. Release, click and drag. Then, click. Okay. Yan na, meron na tayong donut. Then, right click. Okay, then, balik sa modify tab. Then, set na natin ngayon yung radius. Yung radius natin, donut, siguro may, yung pinaka-diameter niya siguro, may mga isang dangkal siguro ng kamay natin yun, ano? So, mga 100, siguro may mga 100 millimeter. Ay, mga 100 millimeter yun. So, ano yung radius ng 100 millimeter diameter na yun? Mga 50 yun. So, 50. Ayan, yun pinaka-radius niya, yung laki nito. So, yung radius naman yung pinaka-ano niya, yung pinaka-body niya, dito, ito naman. Pwede naman natin i-adjust yan eh. Up, mali. Tama ba? Okay. Okay. Tiga. Mali. Nagbabago pala yung pinaka-radius niya, no? Kapag binago natin tong radius 1, ano? So, kailangan, meron tayong, press natin yung top. Then, dito tayo sa may create, then dito sa my helpers tape, then click and drag. Okay, then right click.
Okay, then dito tayo sa may modify. Okay, mapapansin dito din dito natin sa may ano, pag naka-select itong tape helper natin, may sukat siya dito na length na 130. So iusog natin 'yan. Okay, hanggang sa maging 100 siya. Okay. Yan siguro pwede na 'yan, 98, alos 100 na 'yan. So mga ganyan lang yung sukat natin. Okay, then hold natin yung control, select natin yung helper point niya. Okay, then sorry. Okay, then center natin 'yan. Then click natin to link ano, yung pinaka ano natin. Okay. Ayan. Kapalan lang natin. Ayos. Mukhang okay na. Oops, medyo mas makapal, mas maganda. Okay. Yan, pwede na yan. Then, pwede natin i-delete itong taper helper natin. Delete. Then, back tayo sa perspective. Select natin ulit yan. And then, angat natin ng konti. Kasi mag-model pa tayo ng plate. Okay. Then, babalikan natin to. Mamaya, itong, ano, itong torus nut natin. Pero, i-rename muna natin to. Donut bread. Donut underscore bread. Okay. I-modify pa natin yan para magmukha siyang ganito. Okay. Then, click natin dyan. And then, yung table, lawakan pa natin. Para yung sakop ng camera, hindi may hit nung view, camera view natin yung boundary ng table mamaya pag nirender natin. Okay. Then, click mo yan dyan. And dito tayo ulit sa may, balik tayo dito sa may create geometry, then standard primitives, then cylinder. And cylinder, click, drag, release, drag ulit, then click. Okay. Then right click, then modify. gawin naman natin yung plato. Okay, so yung mga napanood, sigurado ako alam na rin to. Reduce. Napakasimple lang naman ng parameter, mga kapa eh. Konti lang, o, diba? Kumpara dun sa Autodesk Maya, yung isa pang 3D software na ginagamit ng mga 3D artist, hindi ganito ang parameter niyan. Ang dami niyan. Malilito ka. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung 3D Max, kung gusto niyo matuto talaga, mag 3D Max kayo. Kasi user-friendly siya eh. 200. Okay. Pero ano lang naman, same quality pa rin naman yung ano, yung 3D Max sa Maya. Pero para dun sa mga gusto naman matuto lang talaga ng mabilisan, eh gumamit kayo ng Max. Okay, then 50 na lang. Ayun. 20 lang. Kasi talagyan pa natin ng turbo smooth 'to eh. Kaya kahit maging ano 'yan, hindi smooth muna 'yung edge, okay? Then applyan natin ng edit poly. Okay. Then dito, polygon. Then select natin yung ops. Dapat nasa ano muna tayo. Ito. Or select object or press lang natin yung Q. Para yun yung select ano. Select tool. Okay, then inset. Okay, ayan. So basic shape muna tayo ng plate natin. Excuse me, then right click para mawala yung ano, yung tool ng inset. Click natin yan, then hold yung shift, click natin yung katabi niyan. Okay, then W, then galaw natin sa Z axis. Okay, Z axis, then Q, click and drag para ma-select yung sa ilalim saka yung sa ibabaw, then inset ulit. Okay, then ito isolate para ang makikita lang natin yung plate. Okay, ha. So habang naka-select yan, dito tayo sa may tessellate settings. Okay, then dito select natin tong polygon option, check. Okay, then edge, click and drag natin para ma-select pati yung likod, and loop. Okay, then right click, chamfer.
Okay. Ayan. So, yan. Okay. Then, dito, check natin. Then, double click natin tong edge. R, para doon sa scale tool. Then, scale natin sa both X and Y axis. Okay. Ayun. Okay, para yung orientation ng ating surface dito is hindi masyadong parallel sa ano sa para medyo nakaslant sa ano sa ano natin sa side natin. Ayan. Ayan, okay. Ngayon, pwede natin double click natin 'to then pwede natin taasan. Okay. So para manipis dito sa gilid, pakapal lang kapal dun sa gitna. Okay, and double hold natin yung control, double click din natin to. And right click, chamfer. So, ganun ding settings. Okay. So, mababang amount lang ng chamfer. Then, okay. Okay. Okay, testingin na natin yung plate natin, ha. Exit, then turbo smooth, then set natin sa number 2 in turbo smooth. Okay, okay, ayun na siya. Okay na yung plato natin. Okay na yan. Then exit sa isolate selection. Okay, then pwede natin ilipag itong donut natin. Ayan, hindi na halata yan. Hindi na halatang nagpe-penetrate yung hotdog sa... Ay, yung hotdog yung donut sa ano. Sa ilalim. Okay. So, kung medyo nalalakihan kayo sa plate natin, select lang natin yan. Then, punta tayo dito sa my polygon. And click natin yan. Okay. So, nakikita natin smooth result niya, no? Yung, ano, yung pinaka-result ng plate natin, yung turbo smooth, no? I-uncheck lang natin to. Show end result. Kasi yung end result natin tong turbo smooth, eh. Okay, so para ang mapakita natin yung result ng edit poly, hindi yung turbo smooth. Okay, then select natin yan, yung plate. Okay, itong element, pag sineselect natin yan, yung buong element mismo, masiselect automatic. Then press natin yung R. Then, dito X and Y. Ayan. Ayan, medyo liitan lang natin, tama na yan. Then, exit. Then, dito tayo sa may turbo smooth. Then, Control D, para madiselect lahat ng object. Okay. Okay. Dito naman tayo sa may back tayo dito sa may donut bread. Ngayon i-modify na natin 'tong ngayon. Kailangan mataas yung density natin ngayon. So 1250 twist segments 100. Okay. So dapat yung segments natin almost perfect square siya dapat, no? 125. Ay, okay. 125. 125. 150. Ayan. So, mas maganda yun kapag almost perfect square yung bawat ano natin. Polygon ano natin, surface. Okay, then ngayon, applyin natin ngayon ng ano nung ano to, nung noise modifier. So, yung iba ang ginagawa sa ZBrush, ini-sculpt nila yan. 3D sculpting yung ZBrush. So, sa atin, advanced na kasi yung ZBrush, kaya hindi ko pwede pa ituro sa inyo. So, 3D Max muna tayo para ma-practice yung modeling skills ninyo at malaman ninyo yung iba-ibang klase ng modifier. Okay. So, noise modifier, hanapin natin. noise modifier. Ayun, noise. Then, sa noise modifier, ilagay natin ang 5. Gawin natin yung best para magaya natin kung paano yung behavior ng noise niya. Okay, then scale is 5. Okay. So, ang gawin muna natin noise, yung pinakamalaking noise niya siguro, no? So, yan yung pinakamalaking noise niya. So, gawin natin 2. Bukasan lang natin.
Okay, then taasan natin to, then ayan. Okay, yung mga maliliit na noise naman. So turbo smooth tayo ulit. Edit poly. Turbo smooth, turbo smooth. Ayan, okay, turbo smooth. Tapos gawin natin 2. Okay. Then dito tayo sa may noise ulit. Noise modifier. Okay. Then, di ba nakaselect yung ating object? Pag press natin ng F4, dapat mawawala yung ating segments. Sa plate, nawawala. Oh. Pero hindi nawawala. So, para mawala, realistic, dito tayo sa may display. Uncheck natin to. Okay. Okay. Excuse me. So, gawin natin tong 3. Then, 3. Okay. Mas maliit pa. Okay, gawin natin tong 1. Then, 0.5. So, taasan natin. 2. Mukhang okay na yun 2. Okay. So, mas maganda kung ano, no? Yung reference, maghanap kayo sa Google nung ano, yung reference ng donut ko. Ano ba talaga itsura nung ano nun? Nung surface nun. Okay, so ako, actually may pinagyahan ako nito. Pero tinatry kong tandaan lang ngayon. So, mas mabilis maghanap tayo sa Google nung ano natin, nung reference natin. Okay, then 0.5. Parang mukhang ano, 1. Ayan. Okay, then siguro mas lagyan pa natin ng ano, no, nung. So, turn up po natin to. Yan yung pinakamalaking noise. So, ito naman yung pinakamaliit na noise sa ibabaw. So, maglagay pa tayo ng isa pang noise na in between nitong pinakamaliit na noise at itong pinakamalaking noise. Okay? Then, siguro, pwede naman natin i-rename yan eh. To rename, noise, bigger, then rename, noise, score, smaller. And dito tayo sa may noise. Ulit, apply pa natin isa pang noise. Okay, so yung medyo ano naman, in between itong bigger and small. Okay, gawin natin 5, 15. Okay. 3. Yan, palagi ko, ano na to, kuha na. Ayan. So, feel free na i-tweak lang yung ano, yung ating ano, noise modifier. So, pwede natin balik-balikan yan. Rename. Okay, mid. In between. Okay, so, small, bigger, and in between. Ayan. So, medyo maano yung noise natin, no? Matindi. So, pwede naman natin bawasan yan. Gawin natin point. 5.5, hindi naman ganun siguro katindi yun. Okay, and gawin natin sigurong ito, fractal. Try natin ha. Fractal, ibig sabihin mas magaspang yung noise natin. Okay. Fractal, noise small, then fractal. So parang bato na siya yung nagiging result. Okay, so yun lang naman. Feel free lang i-tweak pa natin para makuha pa natin yung ano, yung pinaka shape, ay yung pinaka itsura ng surface ng ating noise modifier. Okay, check ko lang to. Okay, 5. So, palagi ko pwede na kahit pa paano. Okay, then syempre yung pinaka ano naman, yung pinaka press ko lang F3 ah. Ayan. So nakikita natin yung pinaka body niya, yung radius ng body niya, hindi naman perfect circle dapat 'yan eh. So katulad dito, ayan, no? Hindi naman perfect circle eh.
So medyo flat dito sa ibabaw, medyo flat dito sa gilid. So ang gagawin natin, dito tayo sa may